So what is up mga lord? Jeff Foggy TV is back and now mag-install tayo ng 260mm na disc dito sa Aerox V2 natin na si Puto. Sa caliper lang tayo, disc lang and bracket lang papalitan natin. Alright, let's go! Pero syempre, before ang lahat, bili muna tayo ng bolts dito. So bibili tayo ng bolts dito na sukat dito sa ano natin, sa bracket natin. So ito kasi yung bracket natin na King Drag. Ngayon, punta tayo sa shop ni Bossing Brian para humuha tayo ng mga bolts na papasok dito. So, dapat yung sukat nito ay naglalaro sa 10x20 or 10x25. Di natin alam. Magtabas na lang tayo if ever mahaba. Di bahal na mahaba, wag lang maiksi. Right, let's go! Yan, nandito na tayo kay Boss Brian, no? Yun, no? Pabili pong yelo. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh! Isa, ayan o, ilan ba to? So yan mga lods, nakakuha na tayong 4 na bolt CNC na hang. Anong size na ito, Bossing Brian? 10 by 25. So kung mag-avail kayo rito, visit lang kayo sa Concepcion Tobiao, Flatway, Mabtai Parts. Free shop niya. Mabtai Parts. So visit lang kayo dito pag kailangan nyo ng mga bolts. Ito, gaya na ito. Sukat naman yung stock natin, medyo humaba lang. Tabas-tabas na lang ng konti. Or washer. Thank you. Shoutout kay Boss Brian. Punta na kayo dito. Bili na kayong parts dito or mga na CBT. Nandito, ayun o. Ang dami niyang parts dito. May CBT set, bola, spring, mga bolts, shock. Ayun, mga ehe. Kaya kung magtatay kayo dito. Malaysian, nagbibuild ka na rin kung Malaysian dito. Ayan, kung magmamalaysian or magtatay kayo, street bike, ayan, punta lang kayo dito. Ayan, JRP authorized seller siya rito. Ito, mga oil. Dito yung mga oil niya. Kuha na kayo dito. May samurai paint din pala dito. Kung gusto nyo magpintura, DIY. A few moments later. So, unahin natin, baklasin muna natin itong mags. Para malipat natin yung 260mm na disc na King Drag. Baklas mags, tukuran natin to para may isapin siya. So ayan mga lods, gamit tayo ng impact tool. 14mm kabilaan, 14mm to. So gamit din tayo ng close wrench, then impact tool. Close wrench pamigil sa kabila, impact tool pang luwag. Okay, let's go! Papaalala yung tuturo ko sa likod. Isili mo sa likod. Ayan, pag nabaklas nyo na, make sure na may pagsapin kayo. Tayo, gamit tayo ng tubo, then tabla. Ayan, nakatungtong na siya, gets na. Ayan, once nabaklas natin yung mags, palitan na natin tong disc. So ito yung disc natin. 260mm na King Drag, black and red combination, yung red yung buttons nya. Ayan, floating disc yung tawag dito. Nakuha lang natin to na second hand. Tapos ito, meron tayo ditong bracket na pang 260mm. Pasok daw to sa stock caliper, second hand lang din. Kumbaga ginamit nya, show use lang. Ayan, King Drag din na bracket for 260mm disc. So ayan, pakita natin yung motor nung pinagbilan natin, syempre. Malupit yung motor nito. Aerox V1, Malaysian concept. Let's go! You know, napaka-poging Aerox V1 si AC. Ang owner nito is si Boss Neo. Shoutout sa'yo, Boss Neo. Salamat sa pagbudol sa akin netong King Drag disc and bracket. Sariwang-sariwa, wasari talaga. So sa disc guys, gamit tayo ng size T40. Gagamitan natin ng star kasi pwede naman to, pasok din naman to. Hindi ko sure kung anong size to, kung 8, G's, yung mga ganun. Pero ito, kung gumagamit kayo ng Inco Tools, T40 ang gagamitin natin. Lutong-lutong. Medyo matigas lang to. Tsagayin nyo lang. Yun. So lahat nagpakabait. Yung iba kasi napuputulan pa nito dahil sobrang tigas. Kasi itong tornilyo na to guys, may Loctite talaga to. For safety purposes na hindi siya kakawala due to vibrations. Dito nga pala, stock bolts pa rin gagamitin natin, no?
Siyempre, saka na natin palitan ng bolts. Pwede na! Stop bolts muna. So, paklas na. So, ayan. Ito yung 260mm nating disc. Install natin dito kay RB6 natin. Wow, ganda! Tignan. Ayan o. So, kapitan muna natin ang isang bolts para lang may nakalalay. So, salay na natin ang konti. Ayan. Tama lang ikbit. Baka mabilog ang ating RB Max. Ayan. Wow! Pogi! Ano? Ayan! Pogi na ng RB Max natin. No? So after nating makabit yung disc, pwede na natin kabit yung caliper. Ayan, yung caliper pala, yun dun pa. So palitan natin ng bracket muna. Kailangan natin magbalit ng bracket kasi yung stock bracket natin is for 230mm lang na disc. So, stock size natin, 230mm. Ngayon, ang tendency kasi niyan, lumaki yung disc natin, naging 260. So, dapat para makompensate niya yung laki ng disc natin, kailangan medyo lalayo siya dun sa shock natin. Lalayo siya ng konti para kumagat pa rin na maigi itong disc natin. Ay, yung caliper natin. Take note, stock caliper pa rin gagamitin natin. Hindi muna natin papalitan yan sa kana kapag may budget. Dito Lord, sa bracket natin ng caliper, gamit tayo ng T50, yan, nabura lang. T50 na star. Ayan, bakasin na natin. So kung wala kayong nabiling bolts, pwede nyo naman gamitin tong stock bolts. Pero kailangan nyo pa rin ng extra 2 bolts para dun sa bracket. Kasi gagamitin pa rin natin tong stock bracket, pero papasok siya rito sa aftermarket natin. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, bolts dito, para dito, dalawa. Then, bolts uli dito, dalawa. Ayan, bumili tayong bolts kay Boss Brian, Lods Brian, dun sa Map Type Parts. Ang size nito is 10x25. Pero ang kukunin ko sana mas maiksi pa rito kasi wala siyang stock. So ito muna. Tapos na lang i-fever need ng adjustment. Install muna natin to dito. Lapat naman to. So ayan, yung sinasabi ko, apat na bolts talaga ang kailangan. Dalawa dito sa pinaka shock sa baso. Then dalawa uli rito para sa kapitan ng stock bracket. So, i-fitment muna natin. Check natin kung ano yung mahaba. Para if ever mahaba siya, tabasin natin. Check natin ngayon kung lumusot ba sa kabila. Ayan guys. Ayan mga lods, lusot. Ang haba nung nilusot. Ngayon, need natin tabasin tong mga to. Kasi ito yung for sure natatama sa disen. So, ito, tabasin na rin natin tong nasa taas. So, lagyan lang natin ng marka. Pero kung gusto nyo, bili kayo ng mas maiksim bolts. Ito kasi nabili ko 10x25. So wala lang available na 10x20. Yung 10x20, papasok na dito for sure. So ayan yung working station natin. Medyo makalat. Ganyan yung mga tools natin. Saka ito, papalambing na aso. Ayan, shoutout kay AirPods. Si Papa ang kakana ng tools na yun, ng bolts natin. Iiksiyan natin. Ulitin ko guys, mga lods. Hassle lang sa part nyo kung bibili kayo ng mas mahaba. Pero ito, ginawa ko na rin tong video para may reference kayo kung anong size ng bolts yung bibili nyo. Para may reference kayo na tama, 10x25 nga tong sukat nung ano natin, bolts na nabili. Ayan o, 10x25. Ayan. So kung 10x20 kukunin nyo, iiksi dito. Ayan. Ganito kaiksi yan. So kung ayan, titignan ko, 10x20 sapat na para dun sa mga bolts ay, sa natin. Caliper. A few moments later.
Let's go, ito na mga lods. Napakat na natin tong bolts natin. So ito pinutol ni AirPods ni Papa. So ang sukat nito nung una is 10 by 25. So ngayon ang bago niya sukat ay around 10 by 22. So yun guys, yung sinukat natin na yon is 10 by 22. So dito yan sa dalawang ano natin, kumakapit sa mismong baso ng shock natin. So yun guys, kung mapapansin nyo mga loads, 10 by 22 ayan lang inus niya. So kung 10 by 20, hindi siya lulusot, most probably hindi siya lulusot, medyo malaki yung hindi makakagatan ng thread. So ayan guys, 10 by 22, walang 10 by 22, 10 by 25 yung susunod sa 10 by 20. Tinabasa natin ang 3mm para maging 10 by 22. Dito pala mga loads, napansin natin na medyo manipis na rin yung pads natin. Ayan, manipis na. So sa next video natin or next content natin, magpalit tayo ng brake pads dito sa harap. At the same time, lilinisin na rin natin, no? Procedural din. So wala pa tayong brake pads dito, so hindi ko pa siya mapapalitan. Order muna tayo, or bili muna tayo. Kindly comment down below anong magandang brake pads na ikakapit natin dito. May naririnig-rinig ako, ceramic brake pads daw maganda. So yun mga loads, nakat na natin yung tatlong bolts. So ito, then ito. Itong isa hindi na natin kinat. Pero check pa rin natin, if abutan, tabasin natin. Right, let's go, kabit na natin to. Alright mga lods, nakakabit na natin. Medyo nagka-problema lang tayo dito ng konti. Tapos lang tayo ng konti dito. Mga, di ba kanina 22mm to. Bali 10 by 22. Mga 21.5 na siya ngayon. Kasi saktong tumama siya dito sa mga buttons. So itong buttons kasi medyo naka-usli siya. Kaya tinama niya pa rin tong bolts natin. Pero konting-konti lang naman, konting sayad lang. Ito yung 10 by 25, hindi na natin tinabas kasi malayo naman siya, ayan. Ngayon, itong nag-iisa natin na kakaibay sukat. From 10 by 25, naging kulang 20 na lang to eh. Ito, sinusukat natin para may reference lang kayo kung sakaling gagayahin yung setup natin. Ayan. Nasa 10 by 20. Sabi na 10 by 20 yan. Ang tayo dito. Ayan o. 20mm. So kung pwede, pwede kayong bumili ng isang 10 by 20. Para dito. Lapat dito. Pwede rin kayong bumili ng 10 by 25 na tatlo. So isa-isay natin. Quick recap. Bali dito. 10 by 25. 10 by 22. 10 by 21.5 then 10 by 20 yun. So kung gagayahin nyo yung setup natin, for reference nyo na rin to para hindi na kayo mahirapan pa magsukat yun. So ayan mga loads, installed na yung 260mm King Drag disc natin. Ayan no, pogi, bagay na bagay kay Puto, ang ating Aerox V2.